gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ikatlong servant song na napakinggan natin ngayon, ay nagpapakita sa atin ng pag-iinsulto at pag-uusig na naranasan ng lingkod ng Panginoon. Siya ay tapat sa Diyos. Bukas siya sa salita ng Diyos. Handa siyang makinig at sumunod. Pero nakarana siya ng pagpapakasakit. Hindi sinabi kung sino ang nagpapakasakit sa kanya. Pero talagang inapi siya at ininsulto. Hindi lang sinasaktan ang kanyang katawan, pati ang dangal niya ay inaatake. Binubugbog siya, sinasampal, binubunot ang kanyang balbas. Dinuduroan siya. Ang balbas ay tanda ng pagkalalaki. Kaya kapag hinahawakan at binubunot o pinuputol ang balbas, yan ay pag-iinsulto sa kanyang pagkalalaki. Kahit na ganyan ang naranasan ng lingkod, tiniis niya ang lahat. Hindi siya nagpapatalo. Tinitigasan niya ang kanyang mukha kasi alam niya na hindi siya mapapahiya kasi ang tulong niya ay galing sa Panginoong Diyos at hindi siya pababayaan. Ang linalarawan dito ay angkop na angkop kay Jesus. Nung siya'y inaripusta ng mga kawal ng mga Hudyo at ng mga Romano nung siya'y pinasakitan. Pinaglaruan si Jesus. Ang koronang tinik na inilagay sa ulo niya ay hindi lang dagdag sa pagpapakasakit sa kanya. Yan ay pag-aalipusta din sa kanya. Pinagtatawanan siya na siya daw ay hari. Hindi lang nga si Jesus pinasakitan, ininsulto pa at hinihiya. Pero habang ginagawa ito sa kanya, hindi nag-react si Jesus ng galit. Tinanggap niya ang lahat ng walang imik, tulad ng kordero na kakatayin. Hindi umiiyak, hindi nagre-resist. Itong katatagang ito ay nanggaling sa kanyang tiwala sa Diyos na hindi siya pababayaan. Sa kanyang pagiging masunurin sa Ama,
na dapat niyang inumin ang kalis ng kahirapan. Marahil conscious siya na ito'y ang kanyang pag-aalay para sa atin. Kaya tinanggap niya ang lahat, alang-alang sa pagsunod sa Ama at pag-ibig para sa atin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.